Engineer. Thank you po sa inyo. Good evening. Good evening po. Good evening po, Engineer Juan Paolo Filomeno and Engineer Cherry Taratara. And thank you po for accepting Thank you po for accepting our invitation para maging aming interviewee para sa requirement namin po sa engineering management. So kami po ay mga third year students from Technological University of the Philippines, Manila. And ayan. So hi everyone, ako si Juan Paolo Filomeno. So like you, graduate din ako, though graduate ako from DUP Manila, batch 2011 ako nag-graduate. So I'm currently working sa DCCD engineering, consultancy firm siya. So nandun ako sa site na design. So yun. So mainly ang work ko, ang field ko is nasa hydraulics. Doon ako napunta. So sa water design, hindi ako unlike sa iba, usually diba, mga civil is ang mga structural, ganun, construction. Hindi ako doon part yun. Ayun, siguro I've been working for 8 years na. 8 years sa same company. Thank you po. Si Engineer Cherry Talatala naman po. Good evening. I'm Cherry Talatala. Graduate ako sa Bulacan State University year 2016. So, second job ko tong DCCD engineering. Magka-work kami ni Jolo. And, yan, same department din. More than 3 years na ako dito sa DCCD. Ayan lang. Ayan. Thank you po sa... Na-experience ko kasi after graduation, ang nasa isip ko agad is yung board exam. So, yun, yung phase ng board exam, syempre, dapat makapasa tayo doon, ganun. Though, on the first 3 months after I graduated, nag-work kasi ako agad eh. And then, nag-resign. Yun nga, to take yung review para makapag-focus. And then, ayun, nakapasa naman. And then, ayun, ayun siguro yung masasabi kong struggle after I graduated. Yun yung pinakauna ko munang inisip before magpatuloy sa mismong career ko. Kasi yung first job ko actually is hindi naman siya ganun ka-related sa CV. Ginawa ko lang siya para may pang-enroll din sa magiging review sa for the November exam. Yun. Thank you po, Engineer Jolo. Ang galing na po. Nakaka-inspire. Again, next po, Engineer Jolo. First struggle ko is saan ako mag-review, anong review center yung pipiliin ko, kasi medyo madami din kasi sila, madami silang lumapit sa amin sa school. So yun yung first struggle ko, ano ba talaga yung best review center. Alam ko naman lahat sila best, so yun. Tapos yung kasi nga province so Bulacan, tapos kung magbabiyahe or magdo-dorm ba habang nagre-review. So, yun yung mga iniisip-isip ko nung after ko graduate. Pero, okay naman. Na-handle naman ng maayos. So, tiyaga lang talaga. Tapos, iniisip lang talaga na kailangan mong makapasa at yun, syempre pinaghirapan mo ng 5 years. So, why not tuloy-tuloy na natin, parang ganun. Ayun. Kasi sa unang stage mo after mag-graduate, may mga choices ka kasi either gusto mo mapunta sa field ng construction or yun nga, mapunta ka sa field of design. Siyempre dun ka kukuha muna ng experience mo, di ba? Though ako kasi nakaset na yung yung mind ko na dun ako sa design.
So, nag-apply ako sa mga consultancy offices na sikat ito sa Philippines, yung marami na nakahawakang projects. And then, ayun, meron ako siguro yung in-applyan na tatlo. Yung isa doon, I think yung dalawa pala doon is nagpo-focus sa structural design ng mga buildings. But apparently nga, ang kailangan kasi doon, ito nga, sa yung isa is yung DCCD, yung nagtatrabohon po ngayon. Ang kailangan kasi is doon sa hydraulic side. Kasi laging puno yung ano eh, yung sa design structural side. So, napunta ako dito and then, ayun, okay naman siya. Mas, I think mas magaan yung trabaho sa kanya and mas, mas marami kang matututunan pa bukod sa school. Ayun. So, yun, nasa water design ako napunta. Thank you po, Engineer Jolo. Engineer Cherry. Specific field. Ayun nga, same kami ni Jolo ng idea na syempre after graduate, after makapasa, yung inisip ko na work is yung kung saan ba kilala yung mga civil, so mga high-rise, ganyan, vertical. So, dun ako nag-apply sa, yan, mga DMCI, ganyan. Kaso, nung may lumapit na isang company nga na ano, though construction naman siya. So, in-rub ko na kasi ayoko din magtampo yung first work. So, okay na ako dun. Then, yun nga, medyo hindi rin tumagal. So, nag-apply ako sa DCCD. So, fortunately, natanggap naman ako. And same, ano din, same situation din na puno din yung structural, puno din yung mga civil works, ganyan. So, napunta din ako sa environmental department. So, ayun. Hindi siya by choice. Hindi siya by choice. So, pero okay naman. Okay naman ako dito. So, pinakaunang position. Kasi sa company na pinagatrabahuhan ko, basta board passer ka, ano ka na agad, parang engineer 2 ka na agad. Then, kung hindi ka board passer, engineer 1 yung, ano, yung designated position mo. So, engineer 2, most likely, yun yung parang pinaka kamababa doon sa lahat ng position na nandoon, available. Si engineer 1, bihira yun. Bihira may nag-a-apply na hindi board passer. Ayun, yun yung sa akin. Kung yun yung ano, yun. Yun kasi by rules kasi ng office namin. Ayun. As design engineer 2. So basically, ang work mo, ano, syempre, as junior engineer, taga-support ka ng mga senior engineers mo. Ikaw yung andun sa mga... Diba, andun ka lang sa office, kung ano iutos sa'yo ng senior mo, ayun, gagawin mo lang. So basically, parang, ayun, kasi junior ka pa lang eh. Training, kumbaga. Kaya po, Engineer Cherry, sa inyo po, ano po yung pinakaunang position niyo po? Sa first job ko, ano ko, junior din, junior QS, quantity surveyor, tapos sa dito sa second job, so ganun din, same, junior 2 pagpasok kasi yun rules ng company na kapag board passer, yun agad yung position mo. So, junior design engineer, ganun. Thank you po. So, pasa na po natin sa next na magtatanong. Siguro ang masasabi kong challenges dun sa construction, syempre yung ano, yung implementation ng drawing din. Pati yung oras. Kasi sa construction ang mahalaga dyan is yung oras eh. Kasi ang patumbas ng oras is pera, di ba? So, yung kung gaano katagal na de-delay yung isang work, syempre kung gaano dahil sa maling estimate ng mga tao, maling estimate ng bilang, ng mga supplies, ng oras, ng buhos, ng mga konkreto. So,
matumbas nun, pera. So, yun yung pinaka, ang pinaka-challenge sa construction. Though sa design, ano naman, design phase, yung kung saan ako nag-work ngayon, ang challenge kasi dito, since nasa design ka, maraming projects ang na-experience mo, ang binibigay sa'yo. So, kasi hindi ka pwedeng mag-focus sa isang project lang dahil ang ano naman nun, ang tendency naman nun is yung mabawasan naman yung budget ng project itself mismo. Kasi kung ilang beses kang mag-charge, say mag-charge dun sa specific project, yun din yung magiging ano mo, yung kikitain mo sa dulo. Parang ganun. So time management pa rin yung parang pinaka-factor or pinaka-challenge sa lahat. Kasi since marami kang hawak na project, so dapat ma-handle mo ng tama bawat isa. Maset mo yung kung ano yung priority, kung ano ba yung less priority. Kasi kapag hindi mo na gawa yung nang tama or hindi mo na implement yung time management na sa schedule na ginawa mo, doon ka malulugi. Ang effect pa nun, syempre, yung mga kliyente mo is lagi kang tatawagan, lagi ka kukulitin, and then I think yun yung challenge na lagi ko na-experience ng mga early years ko sa DCC. Yan, is yung time management na yun, doon ko masasabi na yung pinaka anong, challenge sa lahat ng field, hindi lang naman sa engineering. So, ayan. Thank you po, Engineer Yola. So, about kay Ma'am Cherry. Engineer Cherry naman po. Ayan. Sa actual construction, since naka-encounter naman ako, ano lang, kasi minsan iba yung sukat dun sa plano. And pagdating mo sa actual, may konting-konting discrepancy. So, dun kasi sa pagganan kasi minsan, yun nga, sa estimates din, nagkakaroon din ng mga, yun, talito. Yun nga, pag i-order ka kasi sa mga manufacturer, sasabihin mo, gantong quantity lang, tapos, yun pala, sa actual, mas madami or kulang pala yung inano mo, yung in-order mo. So, medyo, yun, kailangan talaga siyang, I mean, ano tawag dito, hindi mo siya ma-avoid din, pero kailangan mo lang din talaga siyang i-make sure na kapag nagko-construction is makuha mo na lang talaga lahat. So, yun. In line sa actual construction. Sa planning stage, minsan din may mga request si client na ibahin natin yung ganyan, ibahin natin, though magpapasa na, tapos bigla silang magsasabi na baguhin natin yung base plan, yung eto gusto namin, ilipat sa ganito. So, medyo maraming mga problems na ang dami mong uulitin. So, yun lang yun na encounter sa, ayun. Actually, yung for that question, depende kasi yan sa ano, yung sa mismong management. So far, sa pagtatrabaho ko ng 8 years, wala pa naman ako na-encounter na tinanggal by force. Pero pinalitan in terms dun sa maghahawak ng project, marami na din. Posible yun. Kasi kung say ganyan, hindi ka nag-work efficiently, say maraming request sa yung client pero hindi mo siya tinigit seriously, may mga ganun na rin ako na experience. Though hindi naman sa akin. Pero yun nga, pinapalitan kung sino maghahawak para mag-work ng tama. Though yung iba naman, nagpapalit din ng engineer kasi merong ibibigay yung mga project managers na ibang work dun sa mismong current na humahawak na engineer. So, yun yung ibang ano naman, hindi naman ano negative way na nagpapalit. So, yun. And then for the consequence ng mga engineer, wala pa akong masyadong naanap sa consequence. Though sa ibang management kasi, like sa construction, doon kasi marami dahil doon kasi mabibigat ang mga salitaan doon kapag nagkamali ka. So kapag hindi mo nagawa tama yung work mo, and then yun doon ang medyo mabigat. I think mas marami ang mga murahan, hindi maiwasan yun. Pero
as long as magawa pa rin ng engineer yung work niya sa dulo, I think okay pa rin naman. Thank you po. Kay Engineer Cherry naman po. Oo, posible na magpalit ng engineer sa mga ongoing projects. Kaso, yun nga, yung consequence dun sa matatanggap ng pinalitan, case to case, kasi pwede siyang pinalitan dahil may ibibigay pala sa kanya ibang project na mas suit yung ano niya dun, yung mga yung knowledge niya, ganyan. Or pinalitan siya dahil hindi niya nagagawa na maayos yung project niya. Tapos, yun nga, sa company namin, wala naman na mabigat na consequence dun sa mga pinalitan. Kasi binibigyan pa rin naman ng project. Pero yung dun na siya sa mas forte niya na ano, na project. So, yun. Okay pa rin naman. Parang, binabalance lang din yung ano, ng management. Parang ganun. Thank you po. Siguro kung ano, dagdag ko na lang din, kung sa oras na magkaroon kayo ng OJT, siguro sa 5th year or 4th year nyo dyan. And then, try nyo pumasok sa construction din muna para malaman nyo yung kung paano nag-work yung mga project managers, kung paano and kung paano rin minamando ng mga engineers yung mga foreman nila. Doon mo makikita yung na experience yung yung bigat din ng nasa construction ka at saka yung bigat ng nasa design kasi magkaiba talaga yung mas critical talaga sa construction. Best and worst experience, bro, unahin ko na yung worst experience is yung siguro ganito na, hardest experience na siguro. Hindi naman yung parang pinaka-worst. Hardest siguro experience yung lagi kang nag-overtime. And then, may moments na times na dahil na very, near na yung mga deadlines ng project. So, laging halos nag-overnight. Yun yung mga hard times. Kasi, yun, mahirap. Siyempre, wala kang tulog. And then, and the next day, kailangan mo pa ulit pumasok para lang masubmit yung mga requirements. And siguro, masabi ko rin worst experience yun pala meron. Is yung kapag meron kang nakakaaway din na mga client. Marami akong naging mga kaaway na client kasi minsan medyo irrationals ang client natin. Eh. Yun nga, sabi kanya ni Cherry. Parang on the verge of passing the projects, biglang paki-change ng ganito, paki-change ng ganito. So, hindi mo maiwasan na magalit, pero at least kailangan mo siyang i-manage yung anger mo. Pero yun, I think yun yung marami ako naging experience na medyo nagalit ako, nakaaway ko yung client. Pero hindi naman siya ganun ka-intense na naawayan. Ayun, and siguro best experience ko dyan is yung yung every time na napopromote tayo, yun. Every time na napopromote, and then every time yung boss natin na acknowledge yung work natin. Kasi una, we have submitted the work on time, and then besides that is yung maayos mo siyang nagawa yung trabaho mo. And then also, maraming client ang kumbaga bilib sa'yo. Kumbaga, hindi naman yung bang ang gusto nila is ikaw yung mag-handle ng mga other projects nila. So, I think yun yung mga best experience ko sa work. Yan. Kumbaga, social. Medyo something social siya. Saka siguro, tagdag ko na rin yung mga new knowledge. Again, yun nga. Kapag sa office kasi parang start to zero kayo. Kasi iba yung learnings mo kapag nandun ka sa office kaysa yung mga natutunan mo rin sa school. Kumbaga, ayun. Ayun. Thank you. Thank you po. So, kay Engineer Chelly naman.
Ayan, agree ako kay Jolo na ang best experience dito is yung new knowledge. Kasi hindi lahat ng pinag-aralan sa school, madadala mo. New knowledge yun nga eh. Iba yung matututunan mo sa office dyan, sa work. Tapos, best experience ko pa is madami ako nakikilalang ibang professionals din na may mga iba-iba silang mga ideas, ganyan, nagsishare ng ideas. So, parang para sa akin, since lagpas 3 years pa lang naman ako nag-work, so, isa yun sa parang ina-achieve ko talaga na marami pa akong makuhang information or ideas, ganyan. Tapos, makapasa on time ng mga ng projects, ganyan. First experience, hindi ko siya masabing worst experience eh. Para sa akin, isa din siya sa, siguro better lang na experience, pero hindi siya worst. Kasi yun nga, andito pa lang ako sa point na gusto ko pa talaga matuto. So kahit negative, kahit mali-mali ka, nasasabihan ka ng mga boss na may mali ka sa design mo, ganyan-ganyan. Pero hindi, tinatanggap ko siya positively. So okay lang. Tapos yun nga, hardest experience na lang din siguro yun na kulang yung 5 days and 8 hours. Yung 8 hours per day. Work. So, kailangan mo mag-OT everyday, halos everyday. Pati weekends, makukuha ng work. So, yun lang yung mga hardest end. Pero, pag nakapasa ka naman, so, medyo hayahay na yung ano mo. So, yun. Huwag kayong panghihinaan ng loob while still studying. Kasi, I have classmates na yung bang sumuko sa CE. Alam naman natin yung mga teachers dyan sa CE. Maraming requirements yan, maraming mga plates pinapagawa. Though kahit na marami tayong hardships, like yung hindi na kayo makatulog. I-continue nyo na lang kasi after siguro 3 years, ng paghihirap nyo, makikita nyo yung fruit niyan, ang lahat ng mga labors ninyo dyan sa school. And then, from that experience, ma-apply nyo siya sa office. At saka, huwag nyong kakalimutan na whatever yung profession nyo bilang engineer na, kumbaga, stay humble lang sa ibang mga profession din. Kasi kadalasan ng ibang engineers ngayon is medyo nagmamataas, yung umbagang gano'n. So, kasi ang kailangan ngayon sa work, sa industry, bukod sa knowledge mo, kailangan mo rin ng social, tawag doon, distancing. Hindi, charot, joke lang. Basta siya social, basta gano'n, kailangan mo makisama sa mga tao. Kailangan makisama sa tao ng mabuti. Isa sa mga pinakamatutunan mo sa opisina kasi once na nagkaroon ka ng maraming alitan na kung mahihirapan ka, parang gano'n. So, ayun lang pag kayong susuko sa studies mo. And whatever results nga, kung ano man nangyari, yan, go on pa din. Ayun lang, I think. Saka huwag nyo rin pagsisihan yung civil engineering. Though marami kayong nakikita sa Facebook na bakit engineering kinuha ko, bakit engineering ganyan. And though hindi rin naman ganun kalaki ang sahod sa engineering actually. Pero maganda yung work niya. Marami kang matututunan. Ayan. Thank you sa interview. Ay Engineer Cherry din po. Ano po yung advice niyo para sa amin? Mag-aral lang din mabuti. Tapos, tsaga lang talaga na yun, nasimulan. So, tapusin natin, parang ganun. So, yun naman yung dream natin eh, na makagraduate ng civil. So, kahit na, yun nga, daming negative na sa totoo naman, kapag civil na, mababay sahod, tapos medyo underrated, pero hindi, kailangan natin anhin to, kailangan natin i-pursue.
Tapos enjoy lang while studying. Tapos yun lang din. Though ano pa ba? yun lang, enjoy. Tapos yun. Ha? Picture lang po pala. Sige. So, 1, 2, 3. Sa pa po. 1, 2, 3. Okay na po. Thank you po. Thank you din. Salamat ha. Thank you. Maraming salamat po. Tulog na kayo. Maraming po requirements. Sige. Pahinga na. Happy weekend. Happy weekend po. Stay safe and God. Thank you.